hintayin natin yung desisyon ng COMELEC. Kasi kami, naniniwala kami na kami ang legit PDP. At ang mahigit 100,000 members ng PDP naniniwala sa atin, pasuporta sa atin. At nandito sa atin yung lahat ng database ng partido mula nung ito ay tinatag hanggang sa kasalukuyan. Ito ang sagot ni Senator Manny Pacquiao kasunod ang petisyon ng paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa Commission on Elections na ideklara sina Pacquiao at Senator Coco Pimentel bilang illegitimate officers ng partido. Ayon kay Pacquiao, magsasagawa rin ng National Convention ang kanilang grupo sa September 19 kung saan iboboto ang mga bagong officers ng PDP laban. Malapit na rin anya niyang i-anunsyo ang kanyang plano para sa eleksyon. Kakausapin din muna ng senador ang kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi matapos ang kanyang mandatory quarantine ngayong araw. Samantala, formal nang inilunsad ni Senators Panfilo Lacson at Vicente Soto III ang kanilang tambalan para sa halalan. Tatakbong pangulo si Lacson sa ilalim ng Partido Reforma habang bise niya si Soto ng Nationalist People's Coalition. Kinumpirma naman ni dating Senador Bongbong Marcos na plano niyang tumakbo sa national elections ngunit wala pa umano siyang desisyon kung anong posisyon. Everything is possible rin daw sa posible niyang makatambal gaya ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sakali naman makatunggali niya muli si Vice President Lenny Robredo sa eleksyon, sagot ni Marcos. If it's going to be a one-on-one fight, that would be good because I know I can win that. Sa Oktubre na magsisimula ang paghahain ng kandidatura para sa 2022 elections. Jordine Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.